Yes, good morning po. Welcome to our daily vlog. Ayan nga po, ano? Today we will be talking about Pi Network in response dun sa ating follower na nag-comment, no. Sabi niya, "Kuya, what can you say about Pi Network?" Okay? So disclaimer lang po, no. Wala po nag-sponsor sa atin para po i-review itong Pi Network. It's just Pi Network is one of the investors' interest nowadays, no? So medyo sumisikat kasi siya. And we're nothing against Pi Network po. Okay? So this review is based on our personal investigation and opinion. Okay, regarding on this kind of investment. So sabi nila, yung Pi Network po is another digital currency. So talking about digital currency, ito po yung mga cryptocurrency like Bitcoin and altcoin. So yun yung background nun, ano? So yung Bitcoin, alam naman natin lahat yan, familiar na ang karamihan dyan. Pero yung altcoin naman, yan yung mga non-Bitcoin coins or cryptocurrency like Ethereum, BNB, and marami pa. Okay? So si Pi Network, sinasabi nga nila na isang cryptocurrency din siya. Okay? Well, some of you maybe already receive an invitation for some people na encouraging you to join, no, and subscribe on Pi Network and promising you na magkakaroon ng income or earnings on just subscribing on this particular cryptocurrency. On a point of view of an investor like me and a businessman, well, kung ang investment is wala kang ilalabas na fund or capital, and then they will promise you to earn, I think it's very good to be true, no? So kailangan magkaroon muna tayo ng ano, ng due diligence on regarding dyan sa investment na yan, especially kung wala ding product, okay, na i-allock na i-offer. And wala ka din namang services na ipo-provide para sa kanila, no? For them to have you earn. Okay? So it's very good to be true for me, ha. Para sa akin lang naman 'to. Okay? So tingnan natin mabuti. We need to do our own due diligence and investigation and consult other investors then. Okay? So for me, I doubt on this particular cryptocurrency daw, no? So si Pi Network. Pero malay natin, hindi ko pa naman talaga siya na experience or hindi ko pa naman talaga siya tinatry, no? Although may nag-invite na rin sa atin, pero syempre, as a smart investor, before we jump into the water, let's assess and evaluate how deep yung tatalunan mo. Okay? So you might be madrown ka doon, okay, kung sakali. And make sure that you need to plan your exit just in case, no, yung emergency exit mo. So ganun po yung natin doon kay ano, no? Kasi for advice lang po, no, para doon sa ating mga investors out there na nakikinig, no? Lalo na yung mga wala pa masyadong experience on investing. Remember, kapag ka masyadong promising, no, tapos wala ka namang masyadong nilalabas na capital, it's very good to be true na kikita ka. Remember, ang isang negosyante at ang isang investor, talagang they assess, they study well on how they will invest their capital. Okay, may usapan pong pera dito kapag nag-invest ka.
Hindi po yung hindi po yung zero funding ka tapos you are expecting na magiging milyonaryo ka. Ibang ibang talent 'yon, Ibang talent 'yon. But on the science of investing, syempre may capital po tayo diyan. At the same time, yung skills, mayroon ka dapat ipo-provide na services, siguro that is salary, 'di ba? Yung services mo, yung talent mo, yung skills mo will be paid off ng mga nagha-hire sa iyo. And then or may product kang binibenta. Pero kung wala lang and you just subscribe, then the operators will promise you, giving you hope na kikita ka ng malaki, I think mag-doubt ka, no? So naka-design naman yung tao to to have this kind of instinct, no? Kapag ka nag-doubt ka, pakinggan mo din yung instinct mo. Okay, you need to do your due diligence. Okay? So anong ma-hit, anong in return, ano makukuha nung nung operator ng this kind of I think system. Okay, kung wala naman pala silang kukuning pera sa iyo, wala naman silang kukuning services from you or product from you, anong makukuha nila? I think ito is isa sa mga personal assessment ko or analysis. When you subscribe on particular subscription, okay, you give them vital informations like your legitimate name, your legal name, your age, okay, your address, your contact number, okay, your email address. Well, pag na-access kasi natin yon yung mga information na yun, like for example your email address, okay, they can also find in the internet yung iyong mga social media accounts. Okay, so ito yung mga information na kinokollect nila, para sa akin lang to, ha, na pwede nilang ibenta. Okay, so kanina nila ibibenta, marami po ang bumibili ng mga information ng mga individual. Okay, marami din pong factors kung bakit bibilin. Okay, isa dun sa mga factors na yon is marketing. Pwera pa dun sa ibang mga bagay, ha. Okay, marketing pa lang pinag-usapan natin, but may mga ibang institutions that they will buy informations for other purposes. Okay, hindi na natin i-discuss yon. Okay.